Yo! Good morning guys! Magandang umaga sa inyo lahat. Sa kasalukuyan ay nandito tayo sa different sa parking area ng mga restaurant dito sa Heatherbury, dito sa New South Wales. Mayroon ditong KFC. As you can see, this ay now hiring. They stop. Yeah. Normally, continuous hiring yung mga restaurant dito. And may Hungry Jack, may Heatherbury Pies, and Guzman Gomez. Madaming mga restaurant dito. Bibili lang ako ng makakain, and then ito ay mga 35 minutes drive simula sa bahay sa Nelson Bay. And hindi ko alam kung anong orderin ko dito kasi hindi ako mahilig sa burger. Okay, we go for this one. No, just this. So I basically scan this and this is the receipt. Papakita ko lang ito dun sa kanila. Okay, so this is what I got. Pasensya na kayo kung napapa-English ako kasi regular ako nag-upload dun sa Abrodero na English channel ko. Pero simula ngayon, January 1, 2023, regular na akong magbablog ng Tagalog. Para mas ma-express ko ba yung gusto kong sabihin. Yun. Kasi sa English, hindi ko talaga na-express Pero, alam niyo yun? What's that noise? Ambulance. Yeah. So, ito yung pinili ko. Just burger. Parang egg McMuffin. Katulad sa McDonald's. Walang McDonald's dito sa compound na to eh. Nandun pa sa kabila. Medyo malayo pa i-drive. Ito lang yung binili ko kasi meron ako ditong kape. Buksan natin ang bintana para malamig. Basically, may bacon, may egg, and may burger patty inside. Approved sa panlasang Pinoy. Kaso lang makunat yung bacon. Makunat nga. Or mapurol yung ngipin ko. Pero approve pa rin sa panlasang Pinoy. Bali itong Hungry Jack, dapat Burger King. Kaso dito sa Australia, mayroon ang nauna na restaurant. Ang pangalan ay Burger King. Ayun, kaya hindi pwedeng mag-open ng Burger King dito. Kaya ang pinangalan nila ay Hungry Jack. Bali, kaya nga pala ako pumunta dito, para isa uli sa King's 4-wheel drive center, itong isang ito. Bali, ano yan? 200 watt solar blanket. Napagtanto ko na ayaw ko ng ganito. Ayaw ko ng solar blanket. Instead, papalitan ko yan ng yung parang permanent na solar... Solar panel na ilalagay dito sa bubong nitong van na ito. And kung mapapansin nyo, meron ako doon battery box. And then ito yung battery, ito yung cable, ito yung charger, and ito naman yung inverter. Ayan, so yung setup na yan, yung set na yan, makaka-create ng energy para makapag-computer ako dito, ma-charge ko yung mga gamit ko, mga electronics ko. Ayan. And yung pinaka-power, yung energy, manggagaling dito sa solar power energy.
solar panel. Nakakabit ko sa itaas nitong sa bubong, sa labas. Bali kung mapapansin nyo itong van, na-install ko na yung floor, yung dingding, may insulation kahit pa paano. Bali, gagawin ko itong camper van. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga detalye sa mga susunod na araw. And the time now is 9:11 and we are going now to the Supa Center. Four-wheel drive, Supa Center. Yun yung pangalan ng store. Oh no, it's actually closed. Yeah, it is written on the window, on the door that it's open. Yeah, today is Sunday and it says open 9 a.m. to 4 p.m. But on the website, it says close, opens 8 a.m. Monday. Yeah, probably because of New Year. Today is New Year's Day. So I'm going home now. And we are now here in Anna Bay. And that guy is a traveler with the big bun. Actually, it's a coaster. Yeah, that kind of a bun, coaster, is a. It is the kind of a service that we have in Dubai. It's actually a family. So the guy is basically taking out all the bikes of the kids. Yeah, nice. And if you notice their van, there is kind of a gas on the back. So they are living there 24/7. They are traveling around, living on that van. Nice. So basically that's what I want to do on this nag-English naman tayo. So yan yung gusto kong gawin dito sa van na ito. Kaya meron ako mga ganito. And hahanap tayo ng magandang pwesto para ipapakilala ko sa inyo itong van na ito. Ayos. Ito pa rin yung basura na kinain ko, so mamaya ako liligpitin yan. And ngayon ay ipapakita ko sa inyo itong itong van. So first of all, ito yung pinaka passenger seat. And meron dyang pambukas ng pinto, merong lalagyan dito, meron din lalagyan dun. And dito sa harap, merong air condition, may lalagyan dito, at may compartment din dito. And may air condition. Ito, automatic na to. Bali, ang nangyayari, pag ito hindi mo pinindot, pag huminto ka sa traffic light, or huminto ka kung kahit saan, automatic na mamatay yung makina. And then once na i-move mo ulit yung pedal, mag-on again yung makina. Ayun. And I don't like that feature. Parang pakiramdam ko malakas sa gasolina or nasisira yung makina. Parang ganyan yung pakiramdam ko. Pero siguro hindi, siguro para talaga makatipid. Or ang purpose ay para sa mga yun nga, sa mga traffic lights. Pag madalas ang traffic stop, kusang mamatay yung engine. And then pag pinindot mo ulit, maubuhay ulit yung makina. And then naandar. Yun. And walang gaanong features dito sa infotainment system. Music, radio. Actually, meron siyang CD player. Ayan, CD player yan. And then may USB card din. I know, SD card slot. And USB slot here. Ayan, and madaming bakanting space para sa button na idagdag. Yung high-end na model ng ganitong sasakyan, Volkswagen Transporter T6, kompleto yan. May iba't ibang features kahit dito sa kabila. Since itong van na ito yung basic lang, kaya walang gaanong features. And then parking, reverse, neutral, drive 1 hanggang 7 speed. Ito, sports mode. Yan.
And meron din itong cruise control, connected sa phone, music player, music control. And then there is our the same like the regular car features. Pero sa totoo lang mas advanced ito kumpara dun sa Suzuki Jimny. Ang wala lang, ang gusto ko dun sa Suzuki Jimny ay yung ilaw niya. Automatic siyang umiilaw ng malakas. Ano ba 'yun? Automatic siyang umiilaw ng malakas pag madilim at walang sasakyan na kasalubong. I mean itong ilaw na 'to. Dito manual, pipihitin mo 'yan para i-activate yung mga ilaw. Mag-isang buwan pa lang itong sasakyan na ito sa akin. And araw-araw may ginagawa ako dito. Nung kinuha ko to, wala na tong upuan. Kasi pang delivery talaga to . So walang upuan. Pinalitan ko na yung ceiling kesa may pati yung dingding. Pati yan, ilagyan ko ng insulation para hindi masyado mainit, lalo na pag summer. Yun. Actually, mayroon na rin ako natapos na bed. Kaso tinanggal ko. Dahil sa January 9, ipapaservice ko muna ito para i-check, para sigurado na. Then after that, saka ko na ikakabit ulit yung bed. Galing mag-drive nitong mama na to, hindi sumabit. One moment, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura sa labas, kung gaano kadami yung tao. So, mayroon dyang step. And ganyan yung pinaka-itsura niya. Madaming tao dito ngayon, papakita ko sa inyo. Lalo na doon kasi meron doon playground, water playground. Very nice, huh? Daming tao. Basta summer, siguradong madaming tao dito araw-araw. Simula sa umaga pa lang hanggang sa hapon. Basta may sikat ng araw. And syempre mga turista karamihan dyan. Kasi pag ordinaryong araw, lalo na nga during winter, halos wala na ka namang makikita ang tao dyan sa beach. Mayroon mga nagja-jogging lang, pero yung naliligo malabo, wala. Actually, may bayad yung mga parking dito sa yung mga parking na yan. Kaso pag residente ka dito sa Port Stephen, Nelson Bay area, kailangan mo lang mag-register para exempted ka sa bayad sa parking. Pero may limit pa rin. Kahit na libre, hindi ka basta-basta magpa-parking ng 24 hours or 1 to sawa dahil may limit pa rin. And pag lumagpas ka sa limit, posibleng magmulta ka pa rin. Kaya katulad ko, pag pumunta ako sa ibang lugar outside ng Port Stephen, kunyari sa Sydney, may bayad yung parking dun. Mostly kahit na lokal, may bayad yung parking. Depende rin siguro sa council na namamahala. So ganito yan. Bata, matanda, babae, lalaki, halo-halo, naglalaro sila dyan. Hindi ko naisip na subukan dahil hindi ako mahilig sa mga ganyan. Siguro kung mayroon akong mga nagyaya sa akin ng mga kaibigan, yun lang yung chances na makakapunta ako sa mga ganyan. Maganda pag maraming tao. Kasi ang isa sa nagpapaganda ng lugar, mga tao. Hindi lang basta yung lugar mismo or yung nature, kundi yung mga tao. And dito sa lugar na to, sa kabila, ito yung Albura Marina. And dito nakaparada yung mga ferry na yan. Yung mga ferry na yan, bumabiyahe yan. Diyan lang, pang turista yan . Pang umikot-ikot lang sila dyan sa loob ng dagat. Pag nakakita sila ng dolphins, susundan nila yun. And then, yun, para sa entertainment ng mga turista. Mostly itong mga to. Katulad niyang peri na yan.
Yan, papunta yan dyan sa gitna ng dagat. And may passenger ferry din dito na pumupunta naman dun sa kabilang islands, na kung idadrive mo yun, eh nasa isang oras. Pero pag ferry, ganun din, isang oras din actually. Na-experience ko na pareho, ferry at saka i-drive. And dun sa bahaging yun, eh may mga shop, restaurant, and dyan yung pinaka town center itong Nelson Bay. And dun sa bahagi na yung nandun, eh nandun yung mga fishing boat na parang commercial fishing boat. And syempre yung mga yate ng mga private people. Iyon. And itong restaurant na to, busy lang to pag during summer ngayon. Bali ang summer dito sa Australia eh tuwing December, kabaliktaran ng klima sa Amerika. Iyon, sa ngayon sa Amerika nag-i-snow. Eh tingnan niyo, mayroong mga isda. Yung malaking isda doon sa party doon. Pwedeng mamingwit dito. Minsan yung mga bata, kabataan namimingwit dito. Sharkfish daw. Ayoko na. So that's it. And madalas rin mapansin dito yung mga bus na yon, eh bago mag-COVID, halos araw-araw eh meron diyang bus siguro mga 5-6 hanggang dun nakapila. And karamihan ng punong-puno yun ng mga turista. And karamihan ng mga turista eh mga inchik. Yun ang madalas na lahi na grupo na nakasakay diyan sa mga bus na yon. And yan, katulad nitong parking na to, may bayad dito normally, pero pag dito ka nga nakatira at naka-registered ka, eh libre lang. Tingnan natin kung gaano yung paglalaro. So basically ito pala, 25 per person per hour. Ayan. And ganyan sa loob. Sa loob, sa labas. 25. Affordable. Mura na yun. And uuwi na ako para ma-edit itong video. And then, may upload. Para updated parati sa date. Sa pinaka-recent na pangyayari ng buhay.